Magandang gabi po. Pag-asa weather update. Alamin ang lagay ng panahon ngayong gabi na Martes, October 3, 2023. At latest update sa bagyong Jenny. Narito ang latest mula dito sa Pag-asa Forecasting Center. Napanatili ni Bagyong Jenny ang kanyang lakas. Ngayon po ay taglay nito ang maximum sustained winds na 155 kilometers per hour near the center at gustiness sa pagbugso ng hangin umabot po sa 190 kilometers per hour. At base sa ating analysis kanina, as of 4 PM, huling namataan ng kanyang mata sa layong 325 kilometers, silangan po yan ng Itbayat, Batanes. At ang kanyang movement, mabagal pa rin ho ito ngayon, moving north-northwest o Hilaga, Hilagang Kanluran at 10 kilometers per hour. Kaugnay dyan, ang signal number 2 nakataas pa rin ngayon sa probinsya ng Batanes, habang ang signal number 1 naman ay nakataas pa rin sa Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, northern and eastern portions ng Isabela, sa Apayao, northeastern portion ng Abra at maging sa northern portion ng Kalinga at sa Ilocos Norte. Uulitin po natin, signal number 2 po sa Batanes, habang signal number 1 sa Cagayan kasama ang Babuyan Islands, northern and eastern portions ng Isabela, Apayao, northeastern portion ng Abra, northern portion ng Kalinga at maging sa Ilocos Norte. Sa mga nabanggit nating lugar, doble ingat ang ating abiso, lalong-lalo na sa ating mga kababayan doon dahil sila po ang makakaramdam ng impact o direktang epekto nitong bagyong si Jenny doon po sa mga lugar na ito. So as much as possible, we're hoping na by this time, prepared na po, they already have taken shelter sa mga matitibay na estruktura, kaya na may mga matitibay na bahay, nakaiwas na po sa coastal areas. Samantala, bukod po dito kay Bagyong Jenny ay may southwest monsoon o habagat pa po itayong minomonitor. At itong southwest monsoon ito po ang nakakaapekto dito po sa natitirang bahagi ng Luzon at maging sa western Visayas. Yan ho yung nagdudulot ng pagulan, maulap na kalangitan at mga pagulan sa malaking bahagi ng Luzon at ng Visayas sa ngayon maliban po dito sa trough ni Jenny. At kung makikita nga po natin, yung trough o buntot ni Jenny, nakakaapekto din po yan sa natitirang bahagi ng Northern Luzon such as Ilocos Region, the rest of Cagayan Valley at maging sa Cordillera Administrative Region. Yung southwest monsoon o habagat na na-enhance ni Bagyong Jenny ay nagdudulot ng mga pagulan, especially dito sa Zambales, Bataan, sa natitirang bahagi pa ng Central Luzon, dito sa Metro Manila ay maulap din at may high chance of rains. At dito po sa natitirang bahagi pa ng Mimaropa Region at maging sa natitirang bahagi ng Southern Luzon sa Tuxtla Bicol Region. Ang Western Visayas ay maulap din po at may chance rin ng mga light to moderate rains. At base po sa track na ipinalabas ng Pag-asa, in the next 24 hours, sinasahan natin ang mata nito ay nasa layo na po ng 200 kilometers northeast ng Itbayat, Batanes. Pagdating naman ng 48 hours, inaasahan po natin na malapit ng lumabas ito ng ating area of responsibility. Nasa layo na po ng 290 kilometers northeast of Itbayat, Batanes. Then in the next 72 hours, inaasahan natin na ang mata o sentro nitong bagyo ay nasa layo na po ng 475 kilometers west-northwest or west-northeast ng Itbayat, Batanes o kaya na may nasa labas na po ng ating area of responsibility. Then, by 96 hours, inaasahan natin na tuluyan na po itong lalayo ng ating PAR and approximately nasa layong 600 kilometers west-northeast ng Itbayat, Batanes na po itong si Bagyong Jenny. Para naman sa heavy rainfall forecast po natin, inaasahan po natin na dahil sa Bagyong Jenny, yung 50 to 100 millimeters of rainfall ay posible po sa Batanes at Babuyan Islands. Gayun din, tomorrow noon hanggang Thursday noon, posible ang 50 to 100 millimeters of rains sa Babuyan Islands at northern portion ng Ilocos Norte. Yung heavy rains po, 100 to 200 millimeters, ay posible sa Batanes. Then yung southwest monsoon o yung habagat, posible pa rin po yan magdulot na mga pag-ulan dito po sa Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Antique, northern portion ng Palawan kasama na ang Kalamian, Cuyo at Calayan Islands, Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, Occidental Mindoro at Kalamian at Cuyo Islands by tomorrow or by Thursday po ito. There's
by Wednesday, and then by Thursday, sa La Union, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Cavite, Batangas, at sa Occidental Mindoro. Asahan din natin dahil sa southwest monsoon o habagat, posible ang gusty conditions sa Aurora, sa Bataan, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa, Bicol Region, Western Visayas, and by tomorrow, sa Metro Manila, Bataan, southern portion ng Aurora, Calabarzon, Romblon, and most parts of Bicol Region. Then by Thursday, inaasahan natin, posible rin ang gusty conditions dito po sa Romblon, portions ng Calabarzon at Bicol Region. Then again, nakataas ang ating gale warning ngayon sa malaking bahagi ho ng Northern Luzon, particular po sa Batanes, Cagayan kasama ng Babuyan Islands, sa Isabela maging sa Ilocos Norte. Kaya sa nabanggit nating lugar, hindi pa rin hope inaalaw na pumalaot ang maliliit na sasakyang pandagat dahil magiging maalon hanggang sa napakaalon po ng kondisyon ng karagatan doon.